What's up guys? So ngayon, welcome sa second episode ng ating tutorial. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is about flex direction. So kung nakikita nyo, meron akong ginawang code kanina. Meron siyang parent div, and meron siyang apat na image. So ito yung itsura niya sa browser. So using flex direction, ang gagawin natin is ibahin natin yung arrangement niya. Kung nakikita nyo dito, si Pikachu yung nasa unahan. Then, using flex direction, ang gagawin natin is ang mauuna naman is si Charmander, then second si Bulbasaur. Then, by default, yung flex direction meron siyang value na row. Kaya kung makikita nyo, wala pa tayong sineset is naka-align na agad siya pa-horizontal. So, ang gagawin muna natin ngayon is si Charmander ilalagay natin sa unahan. Then, si Pikachu mapupunta siya sa likod. So, flex direction, meron siyang default value na row. Then, gusto natin si Pikachu mapunta siya sa likod and si Charmander mapunta siya sa harapan. So, yung flex direction, meron siyang value na row reverse. So, check natin kung ano yung mangyayari. So, ayan. Nakuha natin yung gusto nating magawa using flex direction, row reverse. Paano naman gusto natin ibahin yung alignment niya? Gusto natin pababa. Yung flex direction, meron siyang isa pang value na column. Then, i-check natin yung output. So, ayan. Una ulit si Pikachu, then huli si Charmander. Then, while naka vertical yung alignment niya, gusto natin mauna si Charmander. So, si flex direction, meron din siyang value na column reverse. So, check natin kung makuha natin yung gusto nating output. So, ayan, nasa huli na si Pikachu, then si Charmander, nasa unahan na. So, using flex direction, pwede nating maiba yung alignment niya and yung arrangement niya. For horizontal alignment, gumagamit tayo ng row. And for vertical alignment, gumagamit tayo ng column. So, pag gusto naman natin ibahin yung arrangement niya, gumagamit naman tayo ng reverse. So, ayun. Hanggang dito na lang yung video natin for flex direction.